may nilish. Oy. Ang TNC sa top lane. Mukhang ang bagong strategy dito ay pabilisin ang pag-ikot ng TNC. And so far, no, ang 1v1 sa baba, alam naman natin dapat D-Roth ang lamang, pero mukhang nauna kasing mag-level 2 si Ram. Naiwan yung isa. Naiwan yung isang part ng minion. And yeah, parang makakita tayo dito ng mas maagang battle with our XP lanes. Donut, by the way, may gamit ng Purify. Napakatagal na natin hindi nakita yung Purify kasi mostly Sprint and Flicker na. Kailangan niya, pero in the bottom lane ay sinecure nila. Alam ng next, alam ng TNC na lalamang dapat eh. Kaya sinecure nila. Oh, this is a bad start for the Hitman. Pero Kazen, the 1-2 combo. Another onward, another knock-up. As Escalera, bitin by damage output. Yun yung binabanggit natin kanina. Lumabas ang robot na Chichudog. Naka-Transformers. Pero hindi naman makakakuha ng kill. So far, first blood pa lamang ang napupunta sa side ng TNC. 20 seconds from now ay lalabas na ang unang turtle ng laro na to. Pero kung titignan natin yung poking kanina dun sa area na yon, grabe din yung crowd control ng Nextplay Evos. Kasi may stun ka from Yelly Haze, meron kang any skill from Pufra. Tapos even yung kay Kazen. So kailangan maging maingat din ng TNC. Dapat pa nag-set sila instant kill agad. Tingnan natin kung makakabawi nga ba si Rene J dito. Mayroon namang bibisita mula sa side ng NXPE, pero mukhang naaaway ni Gram. Yeah. Sabi niya parang medyo fumo-forward tong tropa ko, parang ayoko lumapit. Oh, parang delikado. Malalaman mo yung mga ganun eh. Bakit biglang nag-aasim to? Ba't biglang nagpa-farm to? No? May, alam mong may backup eh. So nerespeto ni Gram yon. Pero tinamaan siya! Ay, buhay pa rin. Nang stun, but still, Gram surviving. May sprint din kasi onward. Hindi tatama dito para kay Bentings. Half HP para dito sa Turtle. Mycophobia, umaangulo. Tignan natin kung may hahanap pa siya. Okay. Turtle, masesecure ng Akai. There you go, Kazen. Yun yung maganda sa Akai eh. Ang unat at yung heavy spin kasi. Yung heavy spin mo, yun na agad yung pang-counter mo na hindi. Akin pong Turtle na to. Maskeo. Alis kayo. Siya na ang bahala sa sarili niya. Kailangan na lang talaga ng additional damage from Nextplay Evos. Pero makikita natin, yung dalawang teams natin ngayon, hindi din talaga pumipiglas kapag may mga big objectives. Nandun din yung tatlong players ng TNC. And what we're looking forward is yung mga combo ng Nextplay even na the opposing team. Tingin ko late game, magiging masaya ang Nextplay sa laban na to. Nagsiscale yung Savior, tas nagsiscale din yung Claude. And the Claude is happy for more units na mention nga natin kanina. And you can also spam the waves. So speaking of combos na minimension ni Chantel, mas pressured niya ng TNC to get the combos going, to get the arrow, to get the knock-ups. At kung titignan natin, no, yung game number one, similar din ang ating tema. It's a team fighting composition mula sa NXPE at single target naman mula sa TNC. Mukhang execution lang talaga ang naging diferensya. Pero si Kazen ay papasok na with a heavy spin. Na-cancel yung onward. Ang ganda. Kailangan, nag-back lang sila. Sabi dito na next play, maging safe muna tayo. Alam natin na mas sila may chance kumuha ng pick-off. Dito naman, sabi ng TNC, try natin si Donut. But there you go. As we mentioned, bitin yung combo, nakawala si Donut. At magre-reset muna ang dalawa. Ang linis ng control ngayon ng Nextplay Evos in terms of laning. Kasi imagine mo, yung mga ganong moments na gusto nilang kumuha ng kill, possible delay na siya for TNC kasi makakapag-focus sa ibang lane. Meanwhile, the arrow connecting kasi onward and Earth Shatter combo. Welcome to Combo City. May onting pagbawi si Kazen doon. That is a tower. Yelly Haze is down. Malalim ang pagpasok at nakabawi ang NXPE. It is a 1-for-1 trade-off doon sa mid lane. Gusto ko nilang banggitin kanina, no? Yung pana tumama na naman, oh, no. Manjin! Oh no, oh no. Bitin. Still, this is a Popol and Kuba sustain lane. Mm-hmm. So walang follow-up na magagawa doon. Pero wow, nakukulong na. Minamanduan ni Escalera, hindi niya pinapaback. Oo, kasi ang dami, oh. Dami mo. Oh my God, walang mana si Donut dito. Ayun, tumama dito yung trap. Grabing pagbantay ni Escalera dito. Grabe ang pressure na binabato ni Escalera. Tumama na naman ang best sa laro. Pero mukhang ang goal lang niya doon ay bigyan ng pressure para makapag-turtle ang TNC na onward combo with Kazen. Earth Shatter, pero ang ganda ng heavy spin. Yun yung napakaganda sa Akai. Napaganda pangawin ni Dawning Light. Napakagandang secure mula kay Yelly Haze at mukhang sisimulan na nga ng TNC ang Turtle. Makakuha ng kill ang NXPE pero mukhang ang Turtle ay mapupunta sa side ng Phoenix Army. Well, for TNC, maganda na nakukuha nila yung objectives pero maganda rin yung ginagawa ni Miko, by the way, dun sa may top lane kasi sinasalam na lang niya yung arrow kaysa mapunta pa kay Donut. Kay Donut kasi mas mahirap yon. Naramdaman na ni Miko eh, hindi mo papabakin to eh. Akin na lang. Akin na lang yung pana.
Ngayon naman, pwede mag-force din ang side ng TNC ng team fight dun sa may top lane. Although, pwede rin humabol yung ibang mga players ng Next Play Evos na back up dun sa lane na yun. Uy, masakit na rin si Donut, ha? Yeah, naka-DHS na rin siya. But then again, yun yung pressure, eh. Kailangan tumama yung arrow at yung earth shatter knock-up, pati yung onward, eh. So, still 2-2. I still feel that TNC, they have the upper hand kasi Trap City sila. Oh, kumbaga, easier said than done yung combo talaga ng TNC, no? Uh-oh. Madali sabihin na 1-2, plus na bana, pero Miko, phobia! Pero mas maganda yung counter go to Bentix na naman natama dito ng Enchanter, pero yung Dawning Light nandun pa rin. Doon na pumasok PM, I'm Blazing Durant! Nawala si Yasuo. Finally, makakuha dito ng next play ng laban na gusto nila, Escalera. Tinitipit na lang yung pana. Lalaban pa rin si SJ. Arrow coming in. SSCYC with the counter in Inferno. Meanwhile, si Doon na dito. BMI in, BMI out. Back na muna next play. Kuwara Cyclone Eye. 2-for-none. That was clearly next play's win. Pero tumatrabaho sa baba yung Esmeralda. Oh, meron pala split push dito yung side ng TNC. Kaysa mag-force pa sila ng another backup sa may top lane, hindi naaabot. But for next play EVOS, nakikita na natin ngayon. Ito yung sinasabi natin na yung kanilang lineup is gusto nila. What? Dikit-dikit, continuous na pag-crowd control. Okay, kinabahan ako ng onte para kay... Si Donut ba yun? O yung nag-recall? Kasi may kung umama, kabe, no? Kung umabot si Kram doon, malamang ay pwede siyang deads eh. Pwede talaga. At meron pa namang purify si Donut, pero syempre gusto mong tipirin yan. Oo. Gusto mong isakto yan kapag nahanap ka ni Ben Things. Pero mukhang sabi ni Donut, sige, inyo na yan. Popolin go pa talaga, napakabilis mag-push. I think ito na siguro yung naging adjustment ng TNC. Since hindi sila burst type doon sa 1-2 punch combo, what if objectives na lang, di ba? Diretso na lang, no? Oo, diretso na lang. Susubok dito this time si Miko. Pero wow, NXPE getting that turtle. Interesting enough, hindi din nag-try na mag-contest yung TNC on that turtle objective. And kumapansin natin, going back to the early laning of our marksman, kaya din hindi talaga tumambay si Escalera dun sa may top kasi naka-purify nga pala si Donut. Uh-oh. So, sana pala nag-sprint na lang. There's the combo! Oh. Kami din may combo! Pero makaka-out this time si Yasuo na dito sa SCCYZ. Following up, there's your arrow para kay Escalera. Counter go coming in from TNT Protein. Medyo kinulang pa sa damage and magandang execution na ginawa nila doon, pero hindi pa talaga sapat yung Dawning Light lang at yung heavy spin. Kailangan pa ng follow-up damage. And so far, this is a very close game. 8 minutes in, 300 lamang ang kalamangan ng NXPE. Item check dito, Chantel. Mukhang nandito na nga ang mga core items ng each core ng kabilang side. Oh, at saka for Donut, kaya pala masakit na rin yung damage niya. Again, with Demon Hunter Sword plus Golden Staff. Ang aabangan natin is kapag ka at level 12 na yung or at 12 na yung stock nung Clock of Destiny ni Yelly Haze. Yelly Haze, oh. Mararamdaman natin mamaya. Tsaka yung battle sa Lord, may mga nagbibuild na, or specifically first case, nagbibuild na siya dito ng kanyang Guardian Helmet. Tingnan natin kung makakabawi pa nga ba. Actually, nakabawi na ng konti. This is a dead even game. 74 na nga lamangan mula sa TNC. Well, at purple buff masisecure ng NXPE. So far, no, talagang hating-hati yung mapa. Wala masyadong nakakalamang. And they're still fighting para sa map presence na kanina pa talaga nila pinaglalaban. Tingin ko laking bagay din kasi ni Kazen eh. Yung Akai dito eh. Na nasa scatter out yung TNC every time na may gusto silang targetin. Oo. Kasi single target sila, focus fire eh. So kapag nag-heavy spin ka, yun na yun eh. Yun na yung pang-counter goal. Meanwhile, may go-go ba dito? Miko, medyo masasaktan lang naman ng konti. This is the first lord of the game. And kung sino mang makakapag-secure nito ay magkakaroon ng karagdagang control sa mapa. Renegade with a flicker play, pero hindi tatama. It's a 2v1. Ito na ba ang bomba? Tatamaan dito ang bomba ng pana. But Renegade, kaya niyo ba itong 2v1 na ito? Lilipat na yung Renegade na target na Mizzim Strike. Renegade, the King of Fighters, the 8-man, na dodge dito. This time yung arrow, dito tuloy pa rin niya. Pero yung mga kapatid na dito, Renegade is down! Not this time, sabi ni Kram! This time si Mendy Simulado, hard scatter! Donut with a blazing duet! Sino makakuha dito ng Lord? It's going to be Kazen with next play! Habang si Kram ay nandun pa din, iba talaga ang Akai Parikoy! Kazen saving the day with the zones! Tumama. Another arrow coming out from Escalera! Oh hindi no! Tapos. Oh! Kabim! Nang cooldown yung Dawning Light at naubos ang tatlo sa TNC. It's a 3-4-1 exchange and NXPE, nakalamang sila doon, nakasecure nila ang unang lord ng laban na to. At si Renegade nakakuha pa ng dalawa na na-zone out niya sa taas kahit binayad niya yung sarili.
kanyang buhay. Imagine mo, yung mga Zonat usually nasa may Lord side. Pero dahil nakita ng TNC na nandun si Rene J, dalawang players at napaka-crucial ni Escalera at saka ni Crown. Kasi sila yung taga-vision sana for TNC aside from Bentings. And because of that, medyo walang alam or walang information ng TNC during that Lord take. Una pa na kill was SCCYC. So it was a nice trade for Rene J's diversion dun sa top. Yun yung sinasabi natin kanina eh. Yung Uranus kasi walang killing factor eh. Kailangan yung mga ganito pero napasobra ata. This time, tatlo. Oh, nasyadong naip tatlo. Pero hindi tumamanduan yung light. Tutuloy pa rin to ng NXPE. Bentings may mga kay Rene J dito. Each other won't connect na. Raman yung normal lang sila ni Donut. Donut has the damage. And syempre meron na ning damage ni Ellie Hayes. Itutuloy pa rin ba to ng next play? Mukhang magbaback na sila this time. It's a 1-for-1 at walang makukuhang inhibitor turret ang NXPE. Pero kanina pinag-uusapan natin ang map control at mukhang 80% ng mapa ay kontrolado na ng mga boys in blue. Oh, tsaka yung mga heroes dito ng next play Evos, Mycophobia, meron ng dominance ice. So kahit harapin niya na dito si SCCYZ and Kram and Bentings, malaking factor na agad para sa kanila kasi may damage na dito si Donut. Madali na lang mag-free hit. Even for Yelly Hayes, kanina yung damage na nakikita natin is only from the Clock of Destiny plus the Enchanted Talisman. How much more ngayon na may Lightning Truncheon, so may splash damage. And yung NXPE ngayon, ito ang kanilang pinakamalaking lamang against TNC. Just a 4,000 gold lead. Nakita na tayo ng mga 10k comebacks at marami pang mas malala pa. Yeah. So this is still anybody's game. Yeah, I think so too. But then again, we also said na pag nag-late game to, ang ganda ng kit kasi ng next play eh. Mm-hmm. Claude and ano to eh, ayan o, yung Dawning Light, yung Kabim, Yelly Hayes. And the fact na meron kang Chicho Dog na extra unit din, bukod dun sa Claude, yung infinite extension, ganda din eh. Pero oh my glam, may sumabog ang bomba! Sumabog ang bomba na defuse dito this time ng TNC! Pleasure arrow coming in! Rene J, 30 seconds down. Just Rene J thinks! Masyadong na-hype! Just Rene J thinks! Pero it would have been a good kill kasi supposedly, uy, muti ka na si Escalera dun. Pero imagine ko ang na-kill nila dun was Yasuo. Buhay... Oh no, kulang dito ang side ng Next Evos on this Lord Day. Kailangan mag-zone at ang pumasisyon agad ng TNC. Although, in terms of folks, napakadali lang para dito sa Next Evos. Again, kompleto to eh. Meron silang mga bodyguard, meron silang taga-front, meron silang taga-free hit, meron silang burst damage. Boy na rin si Rene J, so this could be a 5v5. Minamadali na ng NXPE, 3/4 HP para sa Luminous Lord ng laban na to. Bentings, humahanap na rin ang angulo. Here comes the BMI exit coming in from Donut. Sino kaya makakapag-secure ng Lord na to? Magkakaikotan, nagpop na ng ultimate dito. Apang ginugaw nila si Mycophobia. Sino tong nawala si Donut? Pero yung damage shot dito na next lane up pa. Umikot si Kaysen dito. Ang ganda ng Winter Junction ni SCCYC. Kanya ba mag-live sila? Mukhang hindi na. Rene J with a kill. This time, iiwanan nila yung Lord. Pasok pa rin si Kram. Si Kram na. Ginugaw lang si LAs. Kram targeting the right target at the right time. 240 gold. It's Kram time. Oh, yung minion wave nakaangat pala. Oh my God. Gusto pa niya. Gusto niya pa rin. It's a 2v1. Iba talaga. Laban hanggang may mana. Kram. Si Kram. Tahimik lang. Pero mukhang makahanap niya dito si Hitman. Hinahanap niya. Flicker out dito para kay Rene J na 1v1. Kaysen, Kram, ano nga ba? Nakuha niya yung pressure at sisimulan na nila ang Lord. Grabe yung space. Grabe yung space. Ang daming nakuha ni Kram. Una, nawala si Donut. So alam na nila na yung daming siya pupitin. And si Kram, tinarget niya lang si Yelly Hayes. Hindi niya tinantanan si Yelly Hayes sa laban na yun. The Zay play. Zone. Nagbabato ng laser. Sayawan mo. Oo. Sayo, pwede naman eh. At sinasabi niyo yung Uranus, Esmeralda, walang ginagawa. First kill, second kill, laban yan. O lapitan mo ba? Diba, tas may ulti ka pa. At dahil sa play na yon, DNC, yung 3K gold lead ng NXPE ay nabawi nila. At dead even na naman ang laban natin 15 minutes in. Parang init na mga nangyayari ngayon. Pero take note for NXPE. Medyo nagkaroon na ng miscoms in terms of sinong sa zone out. Si Mycophobia na zone out niya doon. Si Bentings rather. Ang pinatarget niya was Yasuo pero nandun si Bentings. So, paunahan na lang to. Paunahan na makataya. Paunahan na mahanap kung nasaan ba talaga. And unfortunately enough, for next play, nag-swing. Umi, minimension mo yung gold swing. Oo. Ang bilis nung swing para sa TNC. Arang endgame kanina. Pag magaling ka sumayo, magaling ka mag-swing. Oo nga eh. And ito, si Kram, ang grabe yung zoning na ginagawa niya. At so far, lumalaki na rin ang controlled na map ng TNC. Yeah. Kanina, no, binabanggit natin yung pag-push ng NXPE. Sadly, wala silang nakuhang inhibitor turret. Correct. At ngayon naman,
chance na ng TNC para bumawi sa mga tore. Nag-blade armor pa si LCC Wazy, so pati siya makikizone na rin. Makikizone. I think ang sa side ng TNC doon, target natin si Donut, burst. Alam na nila eh, nabitin na yung damage eh. Magiging damage lang si Eli Hayes eh. Kaya yun na yung naging parang mindset nila na, okay, since wala si Donut, wala na yung AOE, laban na to! Ganun na, laban na to! Ang shifting naman ngayon na next play Evo, since ang pinaka-damager na nga nila is si Eli Hayes, dapat ang tamaan nung kanya mga stun is yung mga nagpo-front like Kram, SCYZ, tapos continuous poke. Continuous poke. Oy, pero good item pick up pula kay Eli Hayes. Holy Crystal! Kanina, di ba, nung nagbato siya ng Dawning Light, may muntikan ng mamatay. At ngayon, mukhang sinisigurado ni Nana that he has enough that magic damage para mangyari yon. Nagiging, sabihin na lang natin, na kahit naka-lord ang TNC, close game pa rin game to pa rin. 2K gold, lit man din, yeah. Close game. Hindi pa rin tapos. Si Kramto ang nangunguna din sa gold at sumasabay si SDGYZ. Tama rin si Chantel eh. Kailangan positioning na, tapos poke na lang si Eli Hayes. Dire-diretso lang, oo, no? Oo, dire-diretso lang. Infinite extension after infinite extension. Tapos kapag yung sobrang pulado na, then pwede mag-go si Donut with the BMI Blazing Duet. Kailangan niya rin tipanin yung Purify kasi ang dami niya kailangan i-purify. Or pwede rin gawin ng next play dito. I-capitalize nila kung ilang seconds yung stun. Hindi nila dapat sabay-sabay na gagamitin against the players of TNC para continuous yung stun. Matagal. Pero mukhang naamoy ni Bentings ang conceal play na yon. I think a minute from now, itong Lord na to ay mag-evolve. Pero sisimulan na ng NXP. Hindi na nila ihintayin pa. Okay. At medyo malayo si Kram. Malayo din si Eli Hayes. Pero maglalakad na sila papunta sa Luminous Lord. Half HP. Rene J nang zone out. Yeah. Si Kaze nag-aabang ng amba. Di nila alam nasan si Escalera though. Si Bentings ang ginawa nila. Si Kram ay nandun din. Meanwhile, si Bentings sa paggamit na ng Wrath. Meanwhile, si Kaze tumatakbo na lang palikot. There's your arrow si Escalera. Kalera na dito sa madalikon! Blazing Duet! Dawning Light will miss! Oh no! Lamang agad! Si Bentings point pa rin! Time. TNC kailangan nila mag-back! Biko Pob yata! Tama na naman! Pokes coming in! Escalera out! Walang namatay sa laban na to! Pero mag-gopa pa this time ang NXPE! Mukhang hindi na! Arrow coming in once again! Doon natatamaan! May mana pa si Escalera to go! Nakakagulat naman yung mga pana na yun! At mukhang itutuloy na nga ng TNC ang Lord. Mikophobia medyo naligaw pero mukhang makakabalik naman dyan sa side ng NXP. Oh, Bentings going in for the play! Ang bomba! Hindi naman! Bentings! Real talk! Dapat nanonood ka talaga ng TikTok ni Bentings dahil biglang din naman si Rene J to on the Bentips! Giving TNC! This free Lord! At bukod pa doon, dalawang key members sa front line ang nawala para sa side ng NXPE. Mikophobia, Rene J out, TNC, na secure na naman ang Lord na yon. At ibig sabihin, isang malupitang depensa na naman ang kailangan ni Pilit ng next play Evos. Isang malupitang depensa, parte na pagdepensa. Ang TNC naman dito, ready na rin. Kita natin yung offense nila against sa next play kanina. Nalaman nila yung pattern kung saan dumadaan si Rene J. Sabi nila, ito yung pinaka-nagdi-deal ng damage para maging maganda yung Blazing Duet ni Donut. Why not tanggalin muna natin agad para hindi na maging madali para sa kanila. But right now, next play Evos, madali lang for them though na dumepensa. Kailangan lang nilang maging ready for the counter go against Escalera's arrow again. At kung titignan natin ang mga battle spell ay halos kumpleto ang TNC. Grabe. Nakakatakot to para sa NXPE dahil naghihintay pa sila. Purify lamang ang available at ang retribution ni Kaizen. Yeah. This is the prime opportunity for the Phoenix Army to try and finish this off. Oh man, iba rin talaga yung mga arrow sa pinapakita ni Escalera dito. Hindi rin siya kita kanina. Kaya nakaka-hit talaga siya doon. Meanwhile, susubok pa si na Kaizen dito. Madedepensahan nila yung Lord. Kailangan ng NXPE dito ng Miracle set. Dahil dinadaan din sila sa pokes kasi. Nung panay. Tsaka parang binibate din dito ng TNC mga players ng next play Evos na, oy, pwede nyo akong ipoke, pwede kayo mag-set up sa akin. Tapos after nung disengage sila. Kaya minsan may kita natin na medyo nag- iisip si Mikophobia kung advisable na bang talunan or not. Kaya hindi tayo nakakakita ng mga intense na setup from them. Minimension din natin kanina, no, na si Yasuo, yung Popol in Kupa, minsan kapag magulo ang teamfight, nagugulat ka na lang, biglang siya yung nanguhuli. Masakit pala. Yung pagtinawag ng aso pabalik, di ba? Yung knock-up din niya. Yung knock-up eh. I think dalawa din yung nakuha niya. Nakuha niya na si Rene J together with the Earth Shatter. Kaya naman this time, if you are next day, you really need to respect those pokes coming out from TNC. At kailangan
timingan nyo rin na may mahuli kayo pero napakahirap niyan para sa NXP. And feeling ko ang magiging sunod na laban nila dito ay para sa Evolved Lord na mag-spawn of 40 seconds from now. Kasi titignan natin, no, medyo nakalbo na yung base na nila. Uh-oh. So kailangan nyo nang itag kung sino yung mga gusto nyong itag. Kilala nyo naman na yun kung sino, di ba? Pinabati ko ang Kalbo Gama kasi Quiz Airy. Pero 30 seconds from now, Evolved Lord, laban na naman, NXPE, pinag-usapan na natin kanina, team fighting prowess ang meron sila. Kailan kaya nila may lalapag yun? Well, for next for Evos, parang iba nga yung gusto nilang gawin ngayon eh. May man nagkukol eh. Nakikita ko yung camera kanina ni Rene J, nagkukol siya eh. Ito gagawin natin guys. Pwede magkaroon ng diversion play. Pwedeng manggaling si Kaizen dito sa position papunta kay Yasuo para yung ikot niya pababa. Oh. Pero iba yung position ng dalawang teams natin ngayon, ha. Pero mapapansin natin for TNC, alam din nila na nasa ibang pwesto, pero si Casey nakita na Escalera at Yasuo, by the way. Conceal play. Ayun, here comes the heavy spin. Ayun na yung pababa na sinasabi mo! Shoot! Kabin! Dinaman si Yasuo doon! Wala nung intimate games and finally, rumarat-rat na lang si Nadonat. There is your extra knock kapag mumula kay Nico Mobia. Si Escalera ay na dito sa baba. Kaya bang idepensa ng TNC ang Lord na to? Libre pa to para sa next play. Kaizen with an amazing play. Talagang na-solo out si Yasuo at nahirapan siya at mukhang makakaisa pa nga. NXPE, nahanap nila si Crow! Sakit! Dawning Light! But Kaizen has the retribution. Imposible. Can Escalera go for the miracle arrow? Still hindi na. Hindi na rin nag-go si Escalera kasi nakita niya yung mga naka-front one. Naamoy! Naamoy si Escalera! Escalera, tumatakbo na habang may lupa! At nakatakbo siya! Amoy ng pana. Amoy ng pana. At nahanap na nga ng NXPE ang comeback na kanina pa nila inaasam-asam. Pero isang step pa lamang ang pag-secure ng Evolve Lord. Ano ang kailangan nilang gawin para tapusin to? Ganun pa rin, i-target lang ulit nila si Yasuo. That was a nice call by NXPE. Sabi natin si Yasuo kasi gusto natin targetin pero hindi natin magawa. Kaya naka-counter go tayo ng TNC. Ngayon, sila yung pa-advance. Madali lang for them na pumasok kasi they have Nico Phobia. Again, the immortalities. Tatlo naka-immortality. Uh-huh. Para sa kanila, pwede nilang i-bait yun. Pwede ka i-bait ni Miko yung immortality niya. Basta sa afternoon, tsaka siya gumamit ng ulti. Back and forth. Ito ang storya ng game number 2. Here comes the Evolve Lord. Isang inhibitor turret na ang nawala para sa side ng TNC. Okay. At ito ang kinilang una. Pinakamalapit na depende para lahat ng isa. Winter Truncheon. Para kay Kram dito. Ang dami niya na dodge dito this time. Pero kaya pa siya ma-burst down. Mabubuhay si Kram. Hindi na! Kram is down. At mababa. Pababa yung heavy spin ni Kaizen. Parang spaghetti. Pababa. Pababa. At ngayon makakahuli ang next play. Mukhang tatapusin na this time. Dawning Light Kabin. At hindi pa tapos ang serye. Game number 2. Next play.